Good morning, Angel and Rose, and I'm Sheila. Hindi pa kami nagmi-meet ni Angel in person. So, nabalitaan ko through Rose na Angel, you're going to open a nutrition club this coming Monday. So, thank you. Very thankful ako kasi you have decided to open a nutrition club, which is one of the powerful tools of Herbalife, no? In creating volumes and reaching out for more customers and stability of volume as well. Pero isang tool lang siya. Marami siyang mga tools na pwedeng gamitin. But as I've said earlier, Nutrition Club is one of the most powerful tools na meron ang Herbalife compared to other business. Sayang kasi yung last time that you were able to, I'm not able to accommodate you doon sa club visit nyo last week kasi may sakit ako. Eh, hindi ko naman alam na mag-o-open na agad si Angel ng isang Monday sa, by July 8. So anyway, wala namang problema doon. As long as you are taking the products, you have results, walang problema po doon. I was invited by Rose. Sorry, hindi ako makapunta kasi Monday to Friday yung NC ko and ako lang yung mag-isa. Wala na akong assistant. Manageable naman kasi everything is mga gamit ko disposable. Yun yung mga, wala na akong masyadong hinuhugasan except for blenders and some utensils na ginagamit ko. Yun yung kagandahan ng pag alam mo nang patakbuhin yung nutrition club mo, tuloy-tuloy yung volume mo and then your income as well. Nag-decide ako mag-video para meron kayong reference, no? Actually, I have so many videos na pwede makatulong sa inyo, especially product information. Yung basic lang ha. Pwede nyo gamitin yon and then yun ang pwede nyo ituro kasi basic lang siya, walang over promising. So medyo mahaba lang yung mga videos na yun, but it's okay. Importante meron kayong know-how about the products and some of the things that you need, no, especially sa nutrition club. Now since hindi ako makakapunta personally, but I ginawa ko tong video na to para makatulong sa inyo, okay? Hindi ko alam kung first time nyo mag-open ng Nutrition Club, no? Way back kasi ang Nutrition Club, marami na siyang mga pagbabago. Pero yung konsepto ho niyan, it started in Mexico, para alam mo lang, Angel, na bahay lang siya. Yung couple na nagsimula niyan, yung founder natin, mga Varelas, no? Ang konsepto nila, it started from house. Anong ibig sabihin nun? Para ka lang nag-iestima ng bisita. So you just offer them the tea and then eventually the shake. Kaya lang, nandun na rin kasi yung introduction or introducing the products, and then at the same time, if they have results, tuloy-tuloy na yan hanggang maging business partner. So ganun lang siya kasimple. Ang ginagawa lang talaga sa Nutrition Club, yung tingi-tingi, no? Yung tinatawag na individual. Hindi siya yung tinatawag na sachet, but tinitimpla siya. Personally, lalagyan mo ng puso sa pagtimpla ng produkto para mas masarap siya at may results, at hindi rin tinitipid din siya. Kung ano yung regular scoop na kailangan gamitin, yun talagang ilalagay natin doon. Kasi doon siya babalik-balikan ng customer natin. Let me remind you also na we are using Herbalife products, but once na tinanggal natin siya sa lata at tinimpla po natin siya at we put a lot of things, no, mga ingredients doon, hindi na siya Herbalife. We call that nutrition shake, no? With Herbalife as an ingredient. Kasi kung sinasabi Herbalife shake lang, walang masyadong halok. Now, sa Nutrition Club, since marami tayong nilalagay, especially yung premium, we call that is a healthy alternative shake, no? Just a simple shake, pero high nutrition, kumbaga nutrient dense ang tawag doon na shake. Compared with other shake, ito yung masustansya na at mura pa. So, nag-prepare ako ng mga list, no, ng pwede kong sabihin sa inyo about Nutrition Club. Pwede nyo siyang isulat if you want to, or i-playback nyo lang tong video na to. Okay. Ito yung mga Nutrition Club. Sa Nutrition Club, ito yung mga importanteng dapat malaman natin
Number one, mindset, no? Kailangan yung 100% ang mindset mo in opening the nutrition club. Hindi ho pwedeng sinasabi, sige, try ko lang. Kasi when you say try, may possibility hindi siya mag-work. May possibility hindi siya mag-work. So, 50-50. Ang maganda kasi, every time you do something, sasabihin nyo, I will make it work out. Now, kung halimbawa hinag-fail siya along the way, huwag kayo agad susuko. Titingnan nyo, ano ba, what went wrong? Kasi kung titingnan natin yung Nutrition Club, yung history niya, from the founder up to date, wala, may nagko-close, yes, pero andun pa rin yung konsepto ng Nutrition Club. Marami pa rin nag-open. So, kailangan lang matutunan ano yung nagkamali, saan nagkamali, para ma-improve. Kasi ako, personally, when I opened my Nutrition Club, apat na beses yata eh. May mga failures. Ilang attempt ako ng house club and then finally, kumokay siya. So, ang isa lang sa challenges dun, yung mga nawawala na yung mga members mo. Kasi, iba-ibang reason kung bakit house club yon. And then, nag-open ako ng commercial club or, tama, commercial club in Makati. I started in Makati because I wanted to try the commercial club. I wanted to go out kasi nako-confine ako sa bahay lang. So, nakita ko rin yung disadvantages nung nasa bahay din ako kasi nawawala yung privacy namin. So, when I decided to go out, yun na, that started my career in Makati. Yung present nutrition club ko, I started ng 2011 and up to now, bukas pa rin po siya. And prior to that, I have 5 years or 6 years sa isang kumpanya na doing wellness nutrition club inside the company. So, ganun na po katagal siya. Inalam ko lang kung ano yung mga dapat kong gawin to make it successful. May mga times talaga na gusto ko nang sumuko sa pagod and konti yung income. But the thing is, hanapin mo yung way paano, be creative. Ilagay nyo yung sarili ninyo doon sa customer. Anong gusto niya? Pero hindi naman ibig sabihin is, kung ano laging gusto ni customer, masusunod. You also have to need to set standards, no? Rules to follow to make it work. Give and take to eh. Hindi pwede. Hindi, una-una, let me remind you, this is not a charitable thing. Negosyo po ito. Business with the heart. Hindi pwedeng bigay ng bigay, bigay ng bigay, pautang ng pautang, just para lang bumalik sila. Hindi. Kailangan very, very firm po kayo in handling the Nutrition Club. Kasi hindi po ito charitable institution. So again, balikan ko yung sinabi ko. Number one is mindset. Kailangan 100% in your mind na I will do whatever it takes to make it successful. Hindi to all bed of roses. Marami kang mga challenges na haharapin. All you need to do, be equipped, attend trainings, no? Ako, kaya ako naging malakas ang loob. Napatayo ko, napatakbo ko ng mabuti itong Nutrition Club because I have a lot of trainings in the past. At kahit hindi na po ako masyadong umaten ng training, the basic thing lang ang ginagawa ko, still, nandyan pa rin yung mga Nutrition Club members ko. Yan, ha? So, yan, keep that in mind, okay? Number two, when opening a Nutrition Club, kailangan alam nyo na yung setup nyo, yung location nyo, ito ba? So, lay out your Nutrition Club, yung madaling gumalaw. Yung pagtitimpla nyo ng shake, kailangan medyo malayo, no? Dun sa pinto. Kailangan meron kang designated area, malinis po siya, lahat ng gagamitin nyo nandun na. Yung scooper ninyo, bunting, scraper, blender, baso, lahat yan naka-ready na po. Ice tubes, i-ready nyo na. You have to make a checklist ng kailangan nyo. Okay? Importante dyan, syempre, kompleto ang produkto nyo. Because if you're going to serve shakes, kailangan kompleto. Pangalawa din po, doon sa products, meron din kayo mga posters. Kahit hindi na po yung malalaking posters, print out lang po ng products. Like the shake, no? Kung wala po kayong print out, gawin nyo na lang po sa cellphone nyo. Pakita nyo sa kanila. Pero kung meron po kayong print out ng products,
ipakita nyo sa kanila. Ito ho yung shake. Kung wala po nun, yung physical na lang, ito ho yung shake natin. Sa likod nito, ito yung nutrition facts niya. Very important that you know the label, no, the ingredients of the shake para alam nila. And syempre, may mga tao may allergies. They need to know. You need to know ano mga allergies po nila. Hindi pwedeng sabihin, ah, ito, nakakatulong to. Ah, ito, nakakagamot. Disclaimer po, hindi po tayo gamot. Never mention that the shake, the products of Herbalife can heal your illnesses. Bawal po yun. Hindi pwede. It's just a supplement para isupply po yung mga nutrients na kailangan ng body natin na hindi natin nakukuha ordinarily from the food that we eat every day. Okay? Yan, number two, set up. No? Number three is the knowledge about the product. So, number one is the shake. Ano ba ang shake? Meal replacement po ang tawag natin dyan, di ba? It's not necessarily mean na pampapayat siya, no. Pwede rin siyang pampataba, di ba? So, it's more on weight and health management. Kaya nga, nakalagay doon nutrition eh. Kaya nga, ang logo natin sa Herbalife is Herbalife Nutrition. Kasi, we are known as nutritional company. Secondary na lang po yung weight management because nakakatulong siya as meal replacement. Okay. Tinitimpla ba ang shake ng malamig or mainit? Most of the time, malamig para yung enzymes niya hindi siya masira dahil sa boiling water. Pwede rin po siya ng hot but hindi po namin nire-recommend yan sa shake. Sa Nutrition Club, ang ginagawa namin, if they don't like cold water, we just use tap water and then we don't put ice anymore. Pero hindi namin siya nilalagyan ng hot water to the point na mababawasan yung nutrition from the shake. Okay, so we have 5 flavors, no, bukod dun sa coffee. Yan. Personally, yung coffee ko hindi masyadong ganun kabenta kasi they are comparing it with nagkalat kasi mga coffee shop sa Makati eh. So, they are comparing it with the other coffee shop. So, pag hindi nila nagustuhan yung lasa, ayaw na nila. So, kahit i-adjust ko siya, matatalo ako sa ingredients. So, I decided not to offer that in the club. But instead, if they want coffee, ginagawa ko na lang, I just added plain coffee lang po dun sa kanilang shake. Normally, they get that from the premium shake, which is salted caramel. May kape po kasi yun. And then, other shake na ginawa rin namin na we added coffee, like cafe latte or something na ang nutrition base natin can be chocolate or vanilla. Yun. Be creative po. Yun yung mga gusto nila. Okay? Ano pa ba? Yung aloe, alam nyo, yung aloe is 90 servings, no? Better to take that in the morning, empty stomach, kung maaari. If their first meal is in the club, offer them agad yung aloe vera. Kasi yung aloe vera is really designed for our digestive health and it protects our enzymes, no? Yung pinaka gut natin, importante po kasi yon. So, ano yung mga effect niya? As they say, aloe vera nga siya. So, it cleanses and then at the same time, alam mo yung kung bloated yung shan mo, anti-bloatedness siya. Tapos, nakakatulong din siya mag-relieve ng constipation. But I'm not saying po, disclaimer lang, na ano siya gamot for constipation. Hindi po. Nakakatulong lang po siya. Hindi po siya gamot. Okay? Uulitin ko po yan. So, paano siya siniserve? Yung takip lang po nung, ano, nung aloe vera ang lalagyan nyo ng aloe juice and then lalagyan nyo doon sa kanilang shot glass. Ako kasi, I use 2 glasses in the Nutrition Club. One small glass is for their aloe and tea. Kasi uunahin ko yung aloe and then after that yung tea nila. And then piniprepare ko po sa 22 ounces yung kanilang shake. Puro disposable po kasi ako sa Nutrition Club ko since I don't have any helper na para mabawasan yung mga hugasin ko. Okay. So, yun yung aloe. And then yung tea naman, half teaspoon. Hot water. Better to serve that in hot water. Ako kasi meron akong, I call it tea low, tea and aloe combined. I serve it
cold po siya. Parang ano, it's a cold beverage, no? Lalo na nung summer. Masarap siyang inumin. Tapos green tea pa siya with aloe vera. Yun yung ginagawa ko. Ganun lang po yung pag-prepare ng products natin. No more, nothing more, nothing less, okay? Very important na 2 tablespoons po yung gagamitin natin or the scoops na gagamitin nyo. Kung ayaw nyo yung scoop na nandun sa can, bili po kayo ng measuring spoon. Yung malaki, yung mahaba, yan. And number 5, yung una, mindset, which is number 1. Number 2, setup preparation. Number 3, the knowledge about the products. And number 4, how to prepare the shakes. Yung number 4 pala, nagpadala ako ng mga ano, how to do the premium shakes. Yung ordinary shakes naman, we call it classic shake. Just put banana lang. Ako, I don't put any more oatmeal kasi may mga tao sensitive sa oatmeal. So, tinanggal ko na po si oatmeal, only plain banana. Normally, sa recipe po ng classic shake, kalahati lang po ng saging nilalagay ko. But ako ho, hindi. Ang ginagawa ko ho is the whole banana, which is medium size lang po, mga ganun. Lakatan ang the best kasi yung tamis niya ay magagaling na sa banana. Yun, okay? Number 5 is promotions. Pwede ho kayong gumawa ng promotions sa Nutrition Club nyo. Kasi lahat naman ng business starts with promotions. So, paano ho ba yung ginagawang promotion na yan? Promotion is like, example, pag nakasampu ka na, may plus 1 ka. Okay, ganun po yung unang Nutrition Club. But in my Nutrition Club po, wala na po akong 10 plus 1. Why? Because I give them discounted already. Yung discount nila is almost parang 1 mil na. Yan. Discounted na po yung computation ko if they drink the whole set. Pero pag hindi nila ininom yung whole set, kumbaga iba-iba, individual price po talaga ang binibigay ko. Okay. So, yung promotion, sasa sa inyo yun, you can buy shakers, no? Pambigay sa kanila and then take advantage of the promotions given by Herbalife, yung mga free bags, mga ganito, pwede nyo ipamigay po yun sa kanila. Okay? And before you give out a promotion, pag-aralan nyo kung lugi ba kayo o hindi. Huwag ho kayo maging extravagant in giving out promotions. Baka in the end, malugi ka. O pangalawa, yung susunod na promotion mo, hindi kasing bongga ng first one. Hindi po. Gawin nyo lang ng doable. When you say doable, na pwedeng kopyahin po yan ng ano nyo, ng mga magiging future downline so or other people who are going to open a nutrition club. So, very important na simple lang po ang ibibigay nyo na promotion sa kanila. May mga ginawa ko way back, hindi ko na makita kung saan ko na i-save yung mga promotions na yon. Pero noon kasi, I'll give you one example. I have a promotion way back na if naka 1 month yata sila, yes, 1 month of taking the products, meron sa sila isang bote ng fiber and herb. Yan ang mga promotions ko kasi magkano ang fiber and herb ngayon. So, i-promote nyo rin ano ba yung fiber na sa Clary, pampatulong siya for cleaning our digestive system. Diba? That is one of the promotions that I give. Okay. Now, hindi mawawala na isa o dalawa from your customers would like to open a nutrition club. And that is the time na i-hook nyo po sila sa training. Ang trainings ay madalas meron yan na binibigay si Mother Arlene. So, very important that you enroll, no? Para malaman nyo yung mga technicalities and legalities, no? Tsaka pala, pang na-open kayo ng Nutrition Club and you wanted to be recognized, you call the office. Kung gusto nyo i-register nyo yung Nutrition Club ninyo. Okay? So, pwede kayo magpa-sign up if they just wanted discount, pero don't sign them up immediately. Wag. Kasi, may mga tao kasi, alam nyo yung tinatawag na networkers, prostitute, no? Nag-hop sila from one another, tatanungin ko, paano bang kitaan dyan? Hindi magat sa akin, hindi ko gusto yun eh. Pag may nagtanong sa akin, magkano bang kitaan dyan? Parang gusto ko mag-open.
I easily tell them, not to the point of discouraging them, na sinasabi ko, ay ma'am, hindi ko po kasi linya yan eh. Hindi ako ang nagtitrain dyan. Normal, nag-attend po ako ng training. It took me several months. Umalis pa nga ako ng ibang bansa para lang matutunan ko yan. But eventually, kung gusto ninyo, pero wala pang schedule as of today. Ganun na sinasabi ko. I easily discourage them. Kasi once na isa sa member ninyo nagtanong na magkano kitaan dyan, asahan nyo marami na magtatanong yan. And don't easily sign them up. Pwede kayong magpa-sign up sa kanila dummy form. Yung registration, noon na sa akin, sinizerox ko siya without the ID number. Pinapa-fill up ko lang sa kanila. Pero hindi yung registration. Kumbaga parang naka-line up ka lang if qualified ka or hindi. Kasi pagre-register naman sa Herbalife, it's not about buying the kit, eh, no. Meron ding responsibility. Kasi kung gusto mo lang ng discount ngayon, kunin mo muna yung mga sa promotions. But not to the point na i-sign them up, then eventually sayang lang eh. After a month or two, hindi na nagagamit yung ID, nasasayang lang. So, ganun yung ginagawa namin before para salain sila. Okay? Ano pa ba? So, number 7 is attending trainings. I encourage you to attend trainings hanggat maaari kasi yan ang makakatulong sa inyo. Ika nga, yan yung fuel ng business natin. So, without information, without knowledge, medyo mahirapan po tayo kasi baka magkamali tayo along the way and then magkakasisihan. At least sa trainings, you learn experiences from other people. Best practices po ang tawag doon. Very, very important that you know how they were able to troubleshoot it. Kasi yung magiging problema nyo, I'm not saying wala kayong magiging problema at hindi ko rin hinahangad. Makikita nyo rin yan. Maririnig nyo from other nutrition club owners na napagdaanan din yan. So, sa ngayon, yun lang muna masishare ko sa inyo. And if you have any questions, you can message me directly. Pero, ito lang. Gusto ko lang iwanan to sa inyo. I'm your sponsor. You decided to piliin ako as your sponsor. And I'm very, very thankful for that. Pero before po kasi na naging sponsor niyo ako, nag-usap na po, nakausap po si Miss Rose na hindi na ako masyadong actively attending training sa Herbalife, no? Ay naglaylo ako in attending trainings, but I still attend online. I read mga memos ng Herbalife. And sa awa naman ng Diyos, tuloy-tuloy naman po yung business ko. May mga iba lang na hindi ko na siya ginagawa. It's because I decided not to for personal reasons po. I cannot disclose it with you bakit pinili ko yung ganun. May mga marami rin kasi akong gustong gawin eh aside from Herbalife. So I decided to lilo, pero I still have contact with the Herbalife office. Para alam ko kung tama ang ginagawa ko and I'm very glad na every time they visit me, wala akong violation. Yun lang naman mapagpamalaki ko sa inyo and until today, nakatayo pa po ang nutrition club ko. So what's really important, you have to put your heart and mind on what you are doing because yan ang magdadala sa inyo into success. Not necessarily, depende sa level of success na gusto niyo. Kung ang level of success nyo hanggang dito lang, then okay lang yan. If you want to aim more, it's up to you. Ha? So, i-enjoy nyo lang yung ginagawa ninyo. Huwag kayo masyadong magpa-stress. Keep on enjoying what you love to do kasi it will give you happiness and peace of mind. So, thank you so much for watching this.